Okay, ang video natin ngayon, itong ano, lampshade. Ako kasi ano, hindi ko kayang matulog talaga ng maliwanag, yung malakas ang ilaw. Pero syempre, ayoko rin naman ng sobrang dilim. Kaya gumawa ako nito. So, ayan, simulan na natin. Okay, no? Bali, ang mga project kasi, nagsisimula talaga yan sa paghahanda mo ng materials, no? Bali, una, yung mga cutting, no? Pero pag mga gantong senaryo, eto kasi, bala ko tong ibutas dito, no? So, nakabutas siyang ganon. Para hindi kita masyado to, no? Nakalubog siyang ganon. Ngayon, kung ganito nakaliit yung magiging material mo, mahirap na butasin yan, no? Kaya bago mo siya putulin, putasin mo muna para may hawakan ka. Dahil pag pinutol mo agad yan, wala ka ng hawakan, mahirap nga butasin, no? So, ngayon, gagamit ako ng ano, hole saw na halos ka sukat na itong diameter na ito. Ano? Ayan, butasin muna natin to. Okay, nabutas ko na, no? Ngayon, ito pala yung ano ko, magiging finish ko, no? Kaya ginawa ko, ginuhit ako siya ng diagonal dalawa. Para kung saan nag-cross yun, parang ganito. Kung saan nag-cross yan, diyan ko binutas yung ano, yung pinaka-holes ko, no? Yung pinaka-talim niya, doon naka-sentro sa gitna nun. Saka kapag ka nagpuputol tayo ng kahoy, katulad nito, ito lang yung kailangan ko, no? Pero hindi ako nagre-rely dito. Kasi hindi ka naman siguradong iskwalado yan, eh, no? Kaya inuusog ko siya konti. Bali, hinahabol ko tulad nito. May pako naman na dito. Bali, tinatansya ko na sakto na lang dyan. Para at least malinis yung makukuha mo. Saka diretso. Hindi ka pwedeng mag-relay ng 90 degree dito lang. Yan. So, ayun, puputulin ko na. Okay, no? Bali, ganyan yung itsura niya, nakapasok siya. Tapos, itotornilyo na lang natin yan dito. Dito, ano, para dumikit siya. Bali, eto kasi, puputulin natin to sa tables, ano. Gagawa tayo ng clean dry o yung parang barateha. One fourth yung gagawin nating sukat, no? Para yun yung magiging sidings nito dito. Tapos, eto kasi, sa ibabaw niya to. So, putulin muna natin to para, ano, mas madaling makita. Okay, ito na, tinornilyo natin siya dito para hindi gumalaw. Tapos, itong pinutol natin, 12 piraso na, ano, 1/4 by, ano to, by 4.5 inch, no? Tapos yung ganito ay 3/4, no? 3/4 yung ganito niyan. So, nakabit natin to dito, yan, ganyan. Ipapako natin, no? Gamit itong pakong, ano, bakya. Pero puputulin natin yung mga ulo nito para hindi siya masyadong kita dito, ano. Pero lalagyan din natin ng pandikit. So ayun, kakabit na natin. Thank you.
Okay, yan, tapos na. Ngayon, itong dalawang hibla na to, naka-screw siya, no? Kasi kung hindi mo siya i-screwin, pagka nasira itong bumbilya, di ba? Wala kang, ano, dadaanan. So, ayun yung purpose na itong dalawang hibla na to. Pagka tanggalin mo lang yung screw, may papasok mo na yung cashier yan dyan. Madudukot mo na. Bali, ang kulang na lang ay ano, ay yung pinaka-puting niya ito. Kasi, gagawin pa natin ng pinaka-platform niya yan. Tapos, bubutasan din natin yung nakasya to, no? Para nakaganon siya. Matago itong pinaka-receptacle na. Ngayon, yung mga sobra, ayan, hahasain na lang natin yan. Tapos, wiring na lang. Tapos na, ano? So, gawin ko muna yun. Okay, bali, ito yung pinaka-platform niya, no? So, pag gumagawa ka ng bilog, ito, DIY compass lang, no? Since ito ay 6cm, no? Gagawa ka ng radius na 3cm. Tapos, yung pinaka-gitna, yan, magsi-6 yan, no? Ito kasi, maliit siya ng konti sa 6, no? Yun talaga yung plano, kung maluwag siya konti para pasok. Ngayon, jigsawin na lang natin yan. Pag wala ka naman jigsaw, pwede mo yung barinahin ng 1/8, no? Yung pinakamaliit na talim. Paikot, tabi-tabi, at dadarin mo siya para makuha mo yung bilog. Pero kung may jigsaw ka, jigsawin mo na, no? Yun lang yung mga technique dyan, eh. Kung ano yung meron ka. So, ito, jigsawin ko itong akin. Okay, bali, ganito yung itsura niya, no? So, kakabit na lang natin to. Pagkakabit mo siya, siguraduhin mong, ano, pantay to dahil babanggayan dito, eh, di ba? So, ayan, hinasa ko yun, yung mga itim-itim na yan. Hinasa ko yung grinder ko. Tapos, ito. Ayan na lang. Bali, ibabalance mo na lang kasi hindi naman sakto yung ano niya, eh, di ba? Butas, maluwag. So, ibabalance mo na lang yung ano niya. Yung pinaka-margin niya paikot. Tapos, okay na yun. Wiring na lang, hasa, pintura. Ganun lang siya kadali, no? So, ito, kakabit ko na yung akin. Okay, yan. Tuyo na yung pintura, no? Bali, ang kulang na lang nito ay wire, no? Nandun na sa loob yung bumbilya, no? Ito yung tornilyo. Ayan yung pinaka daanan niya, yung pinaka maintenance niya, no? So, ito pala ay ginatlaan ko. Ayan, may gatla, oh. May parang bungi. Para dyan dadaan itong wire natin, no? Para hindi siya tatama. Ayan, nakaganyan siya. Tapos, i-glue gun na lang natin, no? Bali, ito ay galing to sa mga ano, lumang appliances, no? Yan. So, bukod sa tipid, maganda kasi to yung mga compact na gawa sa mga appliances, no? Ako kasi tinatabi ko to, eh. Ang kagandahan kasi nito, compact siya, ayan, no? Hindi siya basta-basta nakahatak. Yan, kasi gawang pabrika yan, eh, di ba? So, bukod sa tipid, matibay pa. Kaya, pag may mga ganito tayo tatabi natin, katulad ng sa mga ano, electric pan, yung sa rice cooker, yan, mahalaga yan, tatabi natin yan, no? So, ayun, kakabit na natin yan dito. Bali, ito, tag-isa lang naman yan, madali lang yan. Tag-isa lang siya dito sa wire na to. Yan. Yan, no? Bali, kahit magkapalit naman yan. So, babalatan na lang natin to. Tapos, ano, kabit na natin dun. So ayan, no, dapat pala matuto tayo magbalat ng wire gamit ang ano, ang ply saka cutter, no, tong nipper. Kasi pagka natuto tayo nito, pag may mga cases na
Hindi pwedeng patayin yung power supply, magbabalat ka, 'di ba? Ganto 'yun kasi kung masasanay ka sa wire stripper, mahirap 'yun pag live na, no? So iba pa din ang skill pagdating sa paggamit ng ganto, no? So ayan, pag nabalata mo na ng ganto, 'to 'di ba? Dodoblihin na lang natin 'to. Yan, ganyan. Doblihin na lang natin ng ganito. Yan, pati itong isa. Doblihin na lang natin. Tupi lang natin ganun. Tupi lang yan. Tupi natin para pag pinasok natin dito, medyo makapal pag inihigpitan, no? Okay, bali, lalagyan natin siya ng ganito, ano? Para hindi gumagasgas to, ano? Ito may, ano yan, sariling adhesive yan, no? Palapit lang natin yan. Okay, ayan, no? Bali, ayos na siya, no? Ngayon, lalagyan na lang natin siya ng switch, no? Pero bago natin lagyan ng switch, testingin muna natin kung umiilaw siya, no? Okay, yan. Umiilaw. Bali, lagyan natin ng switch. So, ang concept lang naman ng switch, di ba? Dalawang linya to, no? Lagi nating natandaan, ng switch ay isang linya lang ang ating kinokontrol. Kumbaga, yung nilalaro natin, isang linya lang, no? So, tatandiyahin lang natin kung saan natin siya lalagay dito, mga bandang gitna, no? Bubukahin natin to, bandang gitna, no? Tapos, isang linya lang. So, para mas madali, buksan muna natin to. Ayan, puputulin mo yung isang linya dyan, no? Tapos, yung pinutol mo na yan, yung isang linya na yan, ayan, tag-isa lang yan dito, no? Tag-isa lang yan dito. Dito, saka dito. Dito saka dito. Yan. Sa mga hindi lang naman alam, no? Pero syempre marami namang nakakaalam na ito. So ayun lang laging idea ng switch. Isang linya lang kasi ang idea ng switch ay didikit tapos maghihiwalay, no? So pagka humiwalay siya, kaya namamatay yung switch, no? Kasi hindi na nakakadaan yung kuryente. Pero yung isang path as is lang 'yun, diretso lang 'yun. 'Di ba? So ayun, balatan na natin 'to. Itong pinutol natin, ayan, tapos kabit na natin tag-isa.
Okay, ayan. Bali, ganyan yung itsura niya, no? So, eto low current lang naman to, no? Diba? So, eto, malalambot lang yung piyesang ganyan, no? So, hindi dapat siya maluwag, pero hindi siya sobrang sikip, no? Saktong-sakto lang talaga. Mararamdaman mo naman yan, eh. Bali, yung diskarte dito, depende na sa'yo. Diba? Pero ako, ang ginawa ko ay binuhol ko na lang yung eto, yung copper ng wire do sa tornilyo bago ko hinigpitan, no? So, safe naman yan dahil isang linya lang ang nilalaro mo dyan. Diba? So, etong isang to, ganyan lang yan. Nakaganyan lang yan dyan. Bali, sakto naman yan pag tinakpan na ito. Diba? Ang iingatan mo lang dyan, diba? Eto, yan, no? May tornilyo yan. Yung dalawang butas na yan. Tornilyo yan. Dito yan dadaan sa dalawang butas na yan. Yan. So, dapat sisiguraduhin mong walang kukontakt na copper dyan. Dahil pag meron, since metal yung tornilyo, magkakaroon ng kuryente yun, no? So, ayun yung mga dapat nating bantayan dyan. So, ito para sa akin, okay na to. Tatakpan ko na siya. Ayan. Ayan, no? Sakto lang yan dyan. No? So, ayan, okay na, no? Testingin na natin. Tapos, pwede na natin siyang gamitin, no? Testingin natin, naka-off. Ayan. Okay, bali yan. Gumagana na, no? Testingin na lang natin siya. Sa madilim, no? Gagamitin natin siya. Okay, ayan. Bali, testingin natin siya, no? Papatayin natin yung main light natin, no? Pero, buksan ko muna siya bago ko patayin yung ilaw. So, ayan yung itsura niya, no? Yan. Bali, tamang-tama lang ang liwanag niya para sa ano, pampatulog lang, no? So, ayun, hanggang dito na lang at salamat sa mga susunod pa ulit na mga video.